Day everyone, I'm Lisa G. Welcome to my channel and please subscribe and click the bell so that you can notify to all my videos. Guys, pag-usapan natin ngayon about sa paano ba magkaroon ng maliit na isang sari-sari stores. Guys, ibabahagi ko lang sa inyo yung experience ko sa pagtayo ng aking maliit na sari-sari stores. Bilang OFW dati, ayan, yun yung naisip ko na kahit papano nakaipon din kahit papano ng pera para kahit papano eh magkaroon tayo ng hanap buhay dito sa Pilipinas. Alam niyo naman ang buhay natin dito sa Pilipinas. Kaya guys, nakapag-isip ako na magkaroon ng kahit na maliit lang na sari-sari store. Ayan. So guys, ang una-una kong ginawa talaga guys, syempre ipinagawa ko muna itong aking harapan. Kasi may terrace kami dyan sa harapan, pinagawa ko dyan na sari-sari store. Ayan. So nakapag-isip ako na why not na magkaroon ako ng sari-sari store dito sa aking tahanan, dito sa aking bahay. So at least man lang meron kang libangan at meron kang mapapagkunan ng pera kahit papaano, pambaon ng bata. Ayan. So guys, ito yung ginawa ko, no? Nagpagawa ko ng maliit na sari-sari store dito sa harapan ko, and then namuhunan din ako na hindi ganun kalaki, no? Siguro mga 10k lang din yung mahigit 10k lang din yung aking naipuhunan dito sa aking tindahan. So ang naisip ko talaga guys, na una-una kong naisip is yung mga usual na ginagamit sa loob ng tahanan, yun yung una-una kong mga binili guys, lang katulad ng toyo, suka, ketchup, yung mga ganyan, bawang, alam mo, mga sabon, mga Colgate, ayan. Yan yung mga usually na mga ginagamit natin sa loob ng ating tahanan na alam mong araw-araw ay mabibili naman dyan sa loob ng tindahan. So ang naisip ko is number one is yung ano nga ba yung mga madaling mabili. Yun ang una-una kong binili guys, yung mga madaling mabili lang, mga shampoo, mga Colgate, mga sabon, ayan, mga ganyan, mga toyo, suka, mantika, yan lang muna yung mga binili ko guys, na paunti-unti lang siya, hindi talaga siya yung, hindi ako bumili ng ano, yung maramihan, kasi pag maramihan guys, hindi mo, kasi parang sa akin kasi nag-observe pa ako kung ano yung mga talagang hinahanap ng tao. So ang technique guys dyan, pangalawa, ang una syempre sabi ko nga yung number one, alamin mo yung mga pangkaraniwang ginagamit sa loob ng bahay. Yan yung mga unang-unang mabilhin dyan sa loob ng yung tindahan. Pangalawa, ano nga ba yung mga araw-araw na binibili ng mga customer mo dyan? Ayan. Sa akin kasi ang technique ko guys, yung mga wala sa akin, isinusulat ko yan. Sinusulat ko siya. Sinusulat ko siya. And then, pagka namili ako yung mga wala dyan sa aking store, yun yung binibili ko. Kasi syempre yung mga iba pa dyan na naka-stay dyan sa yung tindahan, syempre nandyan pa yan. So malalaman mo kasi pag nakapagpatayo ka na ng tindahan, malalaman mo dyan kung ano yung mga usual na binibili ng mga customer mo dyan. Ayan. Number one, magsulat ka kung ano yung mga hinahanap ng mga customer mo na wala ka dyan sa tindahan mo. Mag-takedown ka. And then, pangatlo, huwag kang magdagdag dyan sa iyong puhunan. Kung ano lang yung pinuhunan mo, yun lang yung paiikutin mo. Ayan. Magdagdag ka man lang siguro konti, ganon, yung talagang alam mong wala talaga dyan sa store mo. Yun lang ang technique doon. Basta huwag ka lang lagi magdadagdag sa tindahan mo kasi para makita mo yung kung kumikita ka ba or hindi. Ayan, pangatlo. So, pang-apat, maging ano ka, dun sa price tag, ayan, huwag masyadong magdagdag ng price tag dyan sa iyong mga tinda kasi pag sobrang mahal yung mga tinda mo, hindi ka na binabalikan ng mga customer mo. Yan din ang technique dyan. Tapos number 5, bumili ka sa isang store na ano. And number 5, ayan, bumili ka sa isang groceries na alam mong talaga yung mababa lang lahat yung mga price na binibenta nila. Huwag kang pumunta dun sa mga malalaking mga groceries na alam mong hindi ka naman tutubo ng malaki. At hindi ka rin magiging lugi kasi sa pamasahin na lang, sa
pamasahin mo papuntan sa grocery. Syempre, alam mo naman ang tindahan, ano lang yan, mga piso-piso, dalawang piso, tatlong piso lang ang mga ano mo dyan, ang magiging ganansya mo. Kaya, make it sure na yung bibilhan mo is hindi mahal. Ayan. Mag-isip ka or maghanap ka ng isang groceries na alam mo maliit lang ang mga ano nila doon, kanilang mga tinda. Kumbaga yung mababa lang ang kanilang mga tinda. Kumbaga parang pantindahan ng groceries. Kasi dito sa amin, meron dito sa ano, sa amin dito na may bilihan talaga ng mga pantindahan lang ng mga groceries. Ayan. Kung makakapunta ka rin sa mall, why not? Sa mga sale-sale, ayan. Pero ako, usually talaga hindi ako pupunta sa mga malls kasi alam ko naman na ang mahal dyan ng mga kanilang mga price sa mga goods nila, ayan. So, hanap ka nung alam mong makakatulong sa'yo at makaka low prices ka para at least low prices din ang mabibigay mo doon sa mga customers mo, ayan. And number 6, syempre, maging ano tayo sa mga customer natin, maging always smile, hindi ka magiging masungit sa mga customer na kahit alam mo naman ang customer, ayan, kailangan pag may mga nag-complain, kailangan maano mo sila, ma-explain mo nang mabuti sa kanila at maging mahinahon sa pagsasalita, ayan. And number 8, ayan, syempre lagi kang tatawag sa taas para at least may gabay ka sa iyong pagtitinda sa mga blessings na dumarating, magpasalamat tayo sa Diyos, ayan. And number 9, syempre, pag nagtitindahan ka, kailangan meron ka rin na isisave kahit papano sa iyong kinikita, ayan. Ayan, basta sa sunod na mga vlog ko, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-ipon habang nagtitinda ka. Kahit nasa maliit na stores, makakaipon ka, ayan. And number 10, syempre, lagi mong tandaan na yung mga paninda mo kailangan maging ano yan, maubos ka agad kasi para at least laging alam mo yun, laging maayos yung tindahan mo, yung tipong hindi na luluma kasi minsan yung mga chichirya madaling maluma yan, yung mga canned goods okay lang yan, pero yung mga chichirya, yung mga candies kailangan yung prices mo mababa rin para mabilis maubos. Kaya yun lang guys ang mga tips ko sa inyo, no guys, kaya God bless sa inyong lahat at sana ano ba? Ayan guys, lang ang aking mga tips sa inyo, no? Guys, mga tips ko sa inyo, yan lang. And be good always sa mga customers natin. Ayan. And thank you sa lahat ng mga nag-subscribe dyan. At sana sa mga hindi pa nag-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo para makita nyo lahat ng mga i-upload ko about sa mga negosyo tips about sa Sari Sari Stores. And bye! See you!